What's up guys? Andito na naman tayo sa another episode ng The Agrilenial. And for this episode, papakita natin kung paano magtimpla ng fermented fruit juice, fermented plant juice, at fish amino acid. And papakita natin yan after ng intro. So guys, ano po ba yung mga titimplahin natin ngayon? Again, it's fermented fruit juice, fermented plant juice, and fish amino acid. Ano-ano po ba yung tatlong to? Basically, dito po sa farm, sa Costales Farm, ang tinatawag po namin sa tatlong to ay basic three. Bakit po? Kasi ito yung pinakamadalas po namin gamitin sa aming mga vegetables, pati sa mga fruits. Yung fish amino acid po ay source of nitrogen for plants, pero sa animals ginagamit din siya, maganda po siyang source ng protein. Yun naman pong fermented plant juice ay source of nitrogen din, pero additional, kasama rin po siyang nagbibigay ng growth hormones para mas mabilis magdahon or sumupang ng mga leaves, yung mga leafy vegetables po namin. And yung fermented fruit juice, ito po yung pinakagamit nagamit namin sa mga fruiting vegetables at sa mga fruit trees. Kasi siya yung nagpapa-induce ng pagbubunga at pagbubulaklak sa aming mga punong kahoy at sa mga vegetables. Yung fermented fruit juice po, ginagamit to kapag nag-umpisang mamulaklak yung isang punong kahoy or yung vegetable, binibigyan na namin siya ng fermented fruit juice kasi mataas siya sa potassium na nag-i-induce ng flower setting tsaka ng fruit setting para sa mga vegetables natin. Okay, so pakita muna, unahin natin yung fermented plant juice. So pakita natin yung mga materials niya after nito. Okay, pakita po natin yung mga materials na gagamitin natin sa pagtitimpla ng mga concoctions natin, no? Yung fermented plant juice, fermented fruit juice, tsaka fish amino acid. Umpisahan po natin sa fermented plant juice. Gagamit po tayo ng mga leguminous plants. Ito yung ating perennial peanut or mani-mani sa iba po niyang pangalan. 100 grams po ito. Talbos po ng kamote. Kung wala po kayong talbos ng kamote, maganda rin dyan yung talbos ng kangkong or kahit anong mga shoots ng mga or talbos ng lugbati, okay lang din. 100 grams din po ito. Ito po ay 100 grams din ng tinatad na sahan ng saging for additional potassium. At saka ang ratio pala natin dito guys sa fermented plant extract or fermented plant juice ay 1:2. So ibig sabihin kung ilan yung total natin na mga plant material, so 100 grams, 100 grams, 100 grams, 300 grams yung total nating mga greens, kalahati po nun ang molasses. So 150 grams yung ating molasses. Dito naman tayo sa mga fruits. Ayan, yung ating chopped papaya, ripe papaya, na wala ng seeds. Tanggalin po natin yung seeds, 200 grams po yan. Saging, kahit ano pong variety ng saging, may balat, okay lang din. Pwede po yung overripe, yung unripe okay lang din pero mas maganda yung hilaw, yung hinog na. Cucumber, 200 grams din po yan, tigto 200 grams sila. Kung wala pong pipino, okay lang din ang pakwan or kalabasa or any cucurbit vegetable. So ang ratio ng fermented fruit juice natin ay 1:1. So kung 200, 200, 200, 600 grams po yung ating mga fruits. Yung ating molasses naman po ay 600 grams din. Okay? Move on tayo sa mga isda na din. So, fish amino acid. Any kind of fish, pwede. Isdang tabang or isdang alat. Okay lang din po yan. Actually, kahit nga po hindi yung buong isda na buhay na isda, no? Pwede. Paski po yung mga ano nila, yung pinaglinisan, yung hasang, bituka, yung sa palengke galing, okay lang din po yun. Ang ratio po ng FAA or fish amino acid ay 1:1 din. So, meron tayong kalahating kilo or 500 grams ng mga, ito, chop-chop na tilapia po yan. So, kalahating kilo din po or 500 grams din yung ating molasses. Ayan po yung ratio ng ating mga concoctions. Maliban po dyan, gagamit din tayo ng kutsilyo, sangkalan, obviously for chopping up our ingredients. So, natadtad na natin yan. Mamaya, didiretso tayo sa procedure. Papakita natin kung paano siya pine-prepare. Of course, molasses. Kailangan natin ng molasses. Kung walang molasses, ano pong pwedeng gamitin? Alternative po ninyo yung mga brown sugar, muscovado sugar, ayan, any type of sweet materials na mas mura. For personal protective equipments, meron tayo yung disposable gloves and face mask. Timbangan, kasi nga kailangan
yung ratio natin ay masunod doon sa ating mga ingredients. Plastic containers, ito yung gagamitin namin. Ano to, yung lumang lagayan ng mga mayonnaise. So, nilinis lang namin siya, ni-recycle, tapos dito na namin tinitimpla yung mga concoctions. Sinkers, mga bato, bakit mga, or bakit meron mga bato dito? Kasi pampabigat po natin to eh. No, ito yung ipangsasapin natin sa ibabaw after na maihalo yung ingredients natin, tsaka molasses. Ito yung nakapatong sa ibabaw, tapos dadaganan natin dito ng mga bato para lumubog siya, lumubog doon sa container. Lumubog sa molasses para ma-liquefy siya. Okay, so yun yung mga materials natin. Proceed tayo sa mga hakbangin or mga procedures. Okay, so for our procedures, makakasama natin si Agrilenial Jason. Ayan, hi Jason. Okay. Proceed tayo. Ang procedure po natin, ang una pong gagawin ay tatadtarin yung ating mga raw materials. Pero as you can see, natadta na namin para sa inyo. Ano yung step 2? Ano naman yung kasunod? So, natadta na namin anong kasunod. So, ilalagay na natin yan sa kanyang plastic container. Ayan. Make sure na kapag gumagawa ho kayo nito, magsuot ng protective equipment, no? Yung PPEs tulad ng disposable gloves, and tulad ng suot ni Agrilenial Jason, and face mask. Kasi yung baka, halimbawa, nagtitimpla kayo niyan, bigla kayong naubo or nabahin. So, ano yun? Cause of contamination. Posibleng masira yung ating tinitimplang concoction. Okay, so nailagay na ni Mr. Jason yung ating ingredients sa ating plastic container. Ilalagay naman po niya yung molasses. Paano po kung halimbawa wala naman pong available sa inyo ng mga pinakita nating material sa inyo, no? Yung saha na saging, hindi available yon, walang talbos ng kamote, walang mani-mani. No, ano po yung pwedeng ipalit? Lahat po ng uri ng damo or weeds pwedeng isama, katulad po nung nasa background natin. Ayun po. Ayan, yung pong mga daon-daon na yan, yung mga damon-damon na yan, pwede po ninyong kunin yung mga talbos niyan, itad-tad at alternative source po yan ng, or alternative material or raw material for making fermented plant juice. Any type of grass, pwede. So, hindi ho kayo mauubusan ng alternative. Sigurado naman po ako, meron hong damo sa inyong lugar. No, legal man o illegal, meron pong damo dyan sa inyong bakuran, o sa paligid. Okay? So, ito po yung itsura niya. Sa loob ng container natin, hinahalo yung molasses sa mga plant material. Saluin lang na maigi. No, 1:2. Again, 1:2 po yung ating ratio. Kung ano yung total weight ng mga plant materials natin, kalahati po nun ay molasses. Ayan. Once na nahalo-halo, na satisfied na kayo sa pagkakahalo niyan, all parts of the plants are covered in molasses. Ayan. Lagyan po natin ng pabigat, sinker. Ayan. Andyan po yung ating nylon screen and yung mga bato. Ayan. Wala nang specific weight, no? Basta lang ma-press siya. Okay na po yan. Punasan ng konti para mabawasan yung dungi sa loob para hindi magsanhi din ng contamination. Nga pala guys, lahat ng mga ginagamit natin dito, yung plastic container, yung mga bato, kanina, yan, yung net. Lahat po yan ay nahugasan prior use, prior to usage. No, kasi kailangan bago po gamitin, malinis, no, para hindi magdulot or mag-cause ng contamination. Okay, tatakpan na po natin yan. And lalagyan ng label. Ayan, may nakalagay na pong label. Nakalagay po FPJ. Hindi po yan Fernando po Jr. ha. Yan po ay fermented plant juice, DOP, kung kailan siya ginawa. Petsa po natin ngayon ay August 8. At ang fermentation period po niya ay 1 week minimum. Ha? Minimum po yan, 1 week. After 1 week, pwede na po siyang gamitin. Pero mas the best po yung binuro ng mga isang buwan. Talagang isang buwan, makikita nyo magkakatas na po yan, magliliquify na po yan. And yun po yung the best na end result. Dagdag ko na lang din, pansin po ninyo yung takip po natin ay yung takip talaga ng container. Ito po yung ferment natin ng anaerobic for yun nga, minimum of 1 week. Pero yung iba, ginagamit nila dito yung Manila paper
No, so kung wala kayong takip na ganito, babalutan nila yan ng Manila paper, tapos titapan dito sa paligid. No, ferment nila yun, aerobically may hangin. Ibig sabihin, nakakapag-penetrate yung hangin. Okay lang din naman yon, pero sa experience namin, mas maganda yung end result kapag anaerobic yung fermentation. Talagang iba yung amoy niya, mas mabango. At saka based sa mga laboratory tests na pinatest namin, mas potent or mas mataas yung nutrient content kapag ka anaerobic yung fermentation. Kaya yun yung pinapractice namin. Alright, lipat naman po tayo sa fermented fruit juice. Ito pong fermented fruit juice ay gagamit tayo ng mga iba't ibang uri ng prutas. So basically sabi nga no, fermented fruit juice, pero ang gagamitin po natin, ang sasuggest natin or recommended materials ay papaya, actually pwedeng kalabasa pero pwede rin yung pipino. And saging. No, bakit yung tatlong yan? Kasi itong tatlong to, pag pinaghalo-halo nyo yan, yan yung pinakamataas ang potassium content sa lahat ng mga prutas. Pero alternative natin, sabi nga, fermented fruit juice. Kahit ano pong prutas, pwede. Tulad nung rambutan, balat ng langka, balat ng durian, balat ng mangga. Huwag lang po yung may buto ha. Tanggalin po ninyo yung buto. Yung mga, ano lang, yung mga peelings. No, yung mga natitirang peelings, isama nyo ho dun sa fermented fruit juice natin. So again, ratio natin ay 1:1. Kung ilan yung total weight ng mga fruits, yun din yung equivalent weight ng molasses. So meron tayong 200, 200, 200, 600 grams ng mga fruits, and equivalent niya 600 grams ng molasses. Okay, pakita natin kung paano yung ginagawa. First procedure natin again ay tadtarin. So natadtad na natin, and ilalagay na natin yan sa container, plastic container. Nga pala guys, yung saging, kahit anong variety. Yung iba kasi nagtatanong, sir, wala po kaming lakatan or wala kaming latundan, saba lang or prinsesa lang yung saging namin. Kahit ano pong uri ng saging, pwede. Ayan, yung pipino, kung wala pong pipino, pwedeng kalabasa, pakwan, melon. Ayan, and papaya. E paano naman sir, kung halimbawa, meron kaming 10 hektarya ng papaya. Ayan, pero wala ho kaming pipino tsaka saging. Eh di okay lang ho, di kung ilan po yung papaya nyo. Kung gumawa kayo ng 3 kilong papaya, di 3 kilo din ho yung molasses nyo. Any type of fruit. Pero sabi nga natin, mas madaming examples or madaming ingredients, mas okay. Okay, sasalin na natin yung molasses. Ayan, para lang po kayong gumagawa ng fruit salad. Ang condense niya ay molasses. Okay. So pagka naisalin na po yan, nahaluin ni Mr. Jason, ano lang natin, sa irin lang natin yung molasses, sayang yan. Kasama yan sa binayaran. Mahal po ang molasses. Ang molasses ho namin dito, magkano ba? 15? 15 na ba? Oo. Dati 13, 13 per kilo. Ngayon po ay 15 na. Per kilo po ang bilihan yan ha, kasi yung kanyang classification, hindi po liquid. Nung solid po siya, kaya kilogram ang bilihan yan. Mm. Sa ibang lugar, libre. Tulad sa bandang Batangas, sa may Bacolod, yan, libre pa po ang molasses doon kasi maraming tanim na tubo doon. Eh. Pero kapag lumalayo na sa taniman ng mga tubo, sa mga sugarcane factories, na sugar factories, ano na yan, pamahal ng pamahal. Baka po may nagtataka sa inyo, saan po galing ang molasses? Ang molasses po ay yun yung latak o pinaglutuan ng asukal. Kasi pagka na-extract po yung sabaw ng tubo, yung katas niya, yun po yung niluluto. Tapos sa ilalim ng pinaglutuan, naiipon po yung molasses, yun yung, doon nang gagaling yung molasses. Yung nasa ibabaw, kasi titining sa ilalim, yung tumining sa ilalim, yun yung magiging molasses. Yung masasala sa ibabaw, yun yung kalalabas ng asukal. Anyway, balik tayo sa procedure natin. Nahalo na. Ayan. Nahalo na yung molasses sa fruits. Kailangan, ang objective natin dyan, sige, lumubog yung lahat ng parts ng prutas sa molasses. So, paano natin gagawin yun? Lagyan natin siya ng pabigat sa ibabaw para lumubog siya sa molasses and para mag-ferment siya ng mabilis. Na mas pantay yung kanyang pagkakaluto. Okay, so kapag nilagay na yung sinker natin, napunasan na, takpan na po natin yan, let it ferment for at least or minimum of 1 week, no, 7 days. Pero sabi nga natin, kanina natin,
habang tumatagal, lalong sumasarap yung fermentation. So, pagkatakip natin dyan, anaerobic, mas maganda kung tatagal siya ng isang buwan ang fermentation period. No? Mas magiging maganda yung kanyang quality, mas magiging mabango, and mas magiging potent yung ating ginawa. Okay? Last tayo, pakita natin yung procedure ng fish amino acid. Okay guys, umpisa naman natin yung paggagawa ng fish amino acid. So, ang fish amino acid, simple lang po, no? Ayan, isda lang, tsaka molasses. 1:1 yan. Kung ilan yung timbang mo ng isda, yun din yung timbang mo ng molasses. So, 500 grams yung isda natin, 500 grams din si molasses. Any type of fish, pwede. Actually, kahit hindi nga fish mismo, maski yung mga fish trimmings, yung laman loob ng isda, yung mga kaliskis. Diba sa palengke, kapag bumili ka ng isda, tapos gusto mong palinisan, no, tinatambak or tinatapon lang sa palengke yung mga pinaglinisan nila, no, yung mga hasang, bituka. Ayan, inaalis yan eh, ito to. Ayan, inaalis yan sa palengke. So, tinatapon lang nila yon. Ang ginagawa namin, pagdating namin sa palengke, every Sunday, magdadala kami ng drum doon. Tapos, ipapakolekta or papatambak namin doon yung mga fish trimmings ng mga isda. And then sa hapon, babalikan namin, puno na yon ng mga laman loob ng isda, yung mga pinaglinisan. Tapos, pag-uwi namin dito sa farm, kukunin na namin yung drum, titimbangin namin kung anong lalabas sa timbang, equivalent lang ng molasses, 1:1, yun po yung titimplahin na naming fish amino acid. Okay, so procedures natin. Una nga ay tadta rin, so natadtad na. Ilalagay na po natin yan sa plastic container. Okay. Dito po sa fish amino acid, may mga nagiging problema, no? Katulad nung, yung nagiging, or tinutubuan ng maggots, tinutubuan ng maggots yung kanilang binuburo sa loob ng container. Ayan, after 2 weeks, may makikita sila dyan mga gumagapang-gapang na mga maggots. Yun po yung mga ng langaw, no? Nangitlog yung langaw sa palengke na pangitlogan, tapos nakapag-incubate yung itlog ng langaw. So, mabubuhay or mag-hatch, magiging maggots. And yung iba, syempre, nandidiri, uod, bulate. Ayan. Nagre-reklamo, bakit yung tinimpla nilang FAA, tinubuan ng maggots. So, ang solution lang ho doon, dalawa po yung masasuggest ko. One, una, pakuluan yung mga fish trimmings or yung fish mismo bago haluan ng molasses. Pero syempre, gagastos ka pa ng panggatong doon or ng gasol. So, hindi siya practical. Or, yung second alternative natin para hindi po tubuan ng maggots yan ay ferment natin siya ng anaerobic, no, walang hangin. Kasi kapag hindi nakahinga yung mga itlog ng langaw sa loob ng container natin, hindi siya mag-hatch. So kulang siya sa hangin, mamamatay na po siya doon. Hindi magpipisa yung itlog ng mga langaw. Okay, so ano na yung nagawa natin? Ihalo na natin yung molasses. Ayan, i-mix lang ng maigi yung isda sa molasses. And then, lalagyan natin yan ng sinker sa loob. Para lumubog yung mga fish parts sa ilalim ng molasses. Kailangan niya nakasubmerge sa molasses para maging pantay yung fermentation niya. Okay, so takipan. And let it ferment minimum ng 2 weeks, mas matagal kaysa dun sa unang na-discuss natin. Kasi kanina, yung fish amino, yung plant juice tsaka fruit juice, tig 1 week lang ho yun, minimum. Pero dito, kailangan niya ng 2 weeks, ayun, 8:22, bago po siya magamit. Pero sabi nga kanina, habang tumatagal, lalong gumaganda. Sa pataba. Sa pataba, baka inumin ho ito eh. No? Hindi po ito nakakapagpaganda, ganda ng halaman. Sa halaman po ang pinag-uusapan natin. Okay? Kwento naman natin kung paano ginagamit yung mga tinimpla natin concoctions. No? So, andito yung mga concoctions natin. FAA. Ayan, FAA. Yung fermented fruit juice. Tsaka fermented plant juice. Ano naman yung magiging itsura nila?
after ng fermentation period. Pakita natin, ito yung fermented plant juice natin after ng fermentation period, no? Medyo liquefied na yung kanyang itsura. Wala na kayong makikitang plant parts. Pakita natin. Ayan. Ayan, no? So wala na kayong nakikitang mga dahon-dahon, no? So talagang nalusaw na siya sa molasses. And kapag aamuyin naman, hindi naman siya mabaho. Meron siyang manamis-namis na maasim-asim na amoy. And I would say medyo amoy juice, no? Parang iced tea, amoy iced tea. And yeah, ito na yung gagamitin natin pandilig tsaka pang spray sa mga halaman natin. Ang fermented plant juice, ang benefit po niya sa mga halaman ay growth hormones, kasi mga talbos yung ferment natin. Nitrogen din, source of nitrogen kapag naglagay kayo ng mga nitrogen-rich plants tulad ng Madre Cacao or yung kanina yung ginamit natin, yung mani-mani. So, yung properties ng mga raw materials natin, yun yung na-extract natin through fermentation and yun yung i-spray natin sa mga halaman. Okay? Pakita naman natin, ito naman yung fermented fruit juice. No? Ito yung fermented fruit juice. Okay? Ang amoy po niya, wow! Ah, amoy, ano to? Yung kapag nag-blender ka ng iba't ibang uri ng prutas, no, yun yung amoy. Manamis-namis, mas matamis siya kaysa sa fermented plant juice. No? Pero, yeah, mas mabango siya. So, ganun din, wala na kayong makikita mga fruit parts. Ayan. Tsaka yung color po niya, naging light brown na yung kanyang color. So, ganun din, ang gamit po nito, pwedeng pangdilig, pwedeng pang-spray sa ating mga halaman. Ang dilution rate nga po pala natin, ang timpla sa tubig ay 20 ml of the concoctions per liter of water. So kung halimbawa meron kang 10 litro ng tubig, kailangan mo ng 200 ml worth of the concoction. Okay? Pakita naman natin yung fish amino acid. No nga pala yung fermented fruit juice, ito po ay mabisa sa mga pagpapabulaklak, pagpapabunga ng mga fruit trees, ng mga gulay. Ini-spray po ito or dinidilig po ito, ina-apply ito kapag nag-umpisa ng mamulaklak. Pag nag-umpisa mamulaklak yung inyong mga fruit trees or yung inyong mga gulay, diligan nyo na po agad ng fermented fruit juice. Kasi ito po ay magbibigay ng potassium, no? Potassium-rich fertilizer. Mas magagamit po ninyo ito or kung mga nagtatanong kayo saan pwedeng gamitin or gusto nyo i-recycle yung mga fruit parts or fruit peelings sa inyong farm or sa inyong restaurant, no? Turn them into fermented fruit juice. Lastly, we have fish amino acid. Yung fish amino acid natin ay mataas din po sa nitrogen, no? Pampaberde ng dahon, pampadami ng dahon ng mga gulay. Kung ang tanim po ninyo ay pechay, kangkong, arugula, mga herbs, no, na ginagamit sa kanilang dahon, gamitan po ninyo ng fish amino acid. Ang dilution rate po niya, katulad din nung sinabi ko kanina, it's 20 ml per liter of water. No, minimum na po yon. So, pwede siyang idilig. Huwag nyo lang po siyang i-spray kasi meron po siyang oily, medyo ma-oily siya, no? So kapag lumapat sa dahon, tapos mataas yung sinag ng araw, posibleng masunog, mamatay yung halaman. So dinidilig lang po ito, ha? Tandaan po natin yun, huwag pong i-spray, dilig lang. So ano itsura niya after ng fermentation period? Yan, pakita natin. Meron pong lighter brown ang kanyang kulay. Tapos ang kanyang amoy, ito mabango din ito, eh. Ba, amoy bagoong. amoy bagoong, amoy fermented na isda. So, yan yung ating fish amino acid. Nakalimutan ko pa palang banggitin na yung kanya pong storage. Di pa ferment nga po natin siya, ano, isang linggo or dalawang linggo. Ang paglalagay po natin nito ay sa isang lugar lang na makulimlim, na hindi natatamaan ng direktang sinag ng araw at hindi nauulanan. So, cool, cool shaded place. Preferably sa loob ng garahe, sa ilalim ng lababo, sa ilalim ng mga shaded na area. No, huwag nyo lang pong paarawan. Okay?
Ayan, napakita na natin sa inyo kung paano gumawa ng fermented fruit juice, fermented plant juice, at fish amino acids. Disclaimer lang, no, yung amin pong pinakitang mga procedures and mga formulas, yun po yung best practice po namin ng Costales Farm. Ngayon alam ko po na marami pong iba't iba pang mga formulations out there. May sarili-sarili silang formulations, may sarili-sarili silang ingredients. Hindi ko lang po sinasabi na itong formulation na to ang the best out there. No, hindi ko po sinasabi yun, no. Sinishare ko lang yung amin pong timpla, yung amin formulation, pero I'm sure marami pong mas maganda pa, no? Ito lang yung pinaka basic na formula and na procedure, and if you have other formulations, pwede nyo i-share sa comment section natin. Sabihin nyo kung meron pa yung dinadagdag na secret ingredient, no, dun sa inyong fish amino acid or sa inyong fermented fruit juice. Baka may special kind of fruit kayong ginagamit para mas maging mabisa pa yung inyong fermented fruit juice. So, yun lang. Share po ninyo kung ano po yung inyong mga sariling homemade na procedures and formulations, and share ninyo sa amin. Tapos, usap tayo sa baba kung ano yung mga sikreto ninyo dyan. And yun lang, no, kung nagustuhan po ninyo yung video ngayon, don't forget to like the video, comment sa baba for other discussions, kung may additional questions kayo na hindi ko nabanggit, pag-usapan natin sa baba, and share, no, share the video. Ito po talaga yung isa sa mga advocacies ko, no, kaya po ako nag-umpisa ng channel na to, is to ipakalat yung knowledge, yung information na meron ng ganitong channels, may gumagawa na ng ganitong mga videos na pwede nyong gamitin sa inyong mga teaching materials, no, is ano lang, paalam lang. And yeah, subscribe for more videos. Marami pa po tayong mga i-upload ng mga videos, mga tips and techniques, formulations, procedures, paano gawin ang mga bagay-bagay sa agriculture. Okay? So abangan nyo po yan sa mga susunod na videos. Sa ngayon, ingat!